Mga kanomad, kakapihan, magandang tanghali po Pilipinas. Ha? At magandang tanghali po, gabi at umaga sa ating mga Team Replay, hindi po nakakasunod live stream pero tuloy-tuloy po ang kanilang mga komento, obserbasyon. Mga kaibigan po natin mula sa North America, Canada, US at mga kanomad po natin mula sa Middle East at Australia. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, patuloy na pakikipagtalakayan sa isang pandaigdigang talakayan! Tulad po ng nasabi namin last time mga kaibigan, pag magko-komento po tayo, tulad po ni Dileta Pastor, Al Olalia, Mario Santos, Ricardo O., pinapanggit po nila ang kanilang lugar para malaman po ng lahat ng salubin po natin bilang Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas ay pagmamahal at malasakit kahit kinakastigo na natin ng gobyerno. Ito po'y senyales na tayo'y nagmamahal. Ako po si Ago Pedalizo, nag-uulat po mula sa San Francisco. Ang atin namang kapanalig, magiting na commentator, human rights worker mula po sa Southern California, Los Angeles, Filipino-American Human Rights Alliance. Pasok! Magandang tanghali po sa inyong lahat yan sa Pilipinas. Ito po ang Filipino-American Human Rights Alliance sa Los Angeles at maganda po ang ating talakayan hinggil po sa European Union. Yan! Nagre-react na. May love-love sign. Romeo Halandoni, Bueno Balbieran, Carta. Sige nga, Art, bago natin talagang batikusin. Hindi na batikusin. Bago natin talakayan talaga yung issue ng European Union at ng West Philippine Sea at iba't ibang issue pang pinag-usapan, sige nga Al, pakilala mo nga ano ang para, ano ang nomad, ano ang kapihan. Ang Filipino-American Human Rights Alliance ay alam nyo na, nabuo po ito nung kapanahunan ng paglaban natin. Gamitin mo yung picture. Ha? Gamitin mo, sige. Ito po ang Filipino-American Human Rights Alliance. Kami po ay nabuo laban sa paglilibing kay Marcos noong 2016 pero nagpatuloy po kami sa pagbubulgar sa extrajudicial killing, sa pagtatanggol sa human rights sa Pilipinas at dito sa Amerika mula 2016 laban kay Duterte at hanggang ngayon laban kay Marcos. Kaya po kami po ang nagbuo na nagkakaisang opisisyon laban kay Marcos at Duterte, nomad. At ang aming column o blog, kapihan ni Art at ni Ago na mapapakinggan nyo kasama ng Nomad sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram at sa Google. Kaya yun po din ang naghahandog sa inyo ng punto 5 minuto mula Lunes hanggang Linggo. Tuwing Sabado ang kultura at ang entertainment at showbiz, chika muna tuwing Linggo. Kami rin po ang nagbabandida ng tataguyod sa pagpapalaya kay Laila De Lima. Kasi si Laila De Lima po ay mukha ng tunay na opposition. Siya ang makabagong Ninoy Aquino sa ating panahon. Kaya babalik po tayo sa ating talakayan. I-chair nag-sermon kay BBM. Yan, sermon. O yan, mga kaibigan, ha? Nakikita nyo na hindi lang kami nagbablog, mga kaibigan. Nagtatrabaho po kami sa umaga para naman may makain ng aming pamilya. Pero pag-uwi po namin, video editing, pag-aaral, pagtatalakayan, para po may maihayag tayo at may maishare. Ha? Kaya gabi po, gabi sa amin, umaga sa inyo, tanghali po sa iba't ibang lugar. Ang mahalaga po, pare-pareho tayong nagsisikap na malaman ang katotohanan. Pawang katotohanan lamang. Okay mga kaibigan, multitasking tayo ngayon. Papasukin ko po ang mga ilang video. Pagkatapos po noon, pupulsuhan natin. Pupulsuhan natin
kung ano nga ba ang ating obserbasyon sa nangyayari po sa Pilipinas. Sige po, papasukin natin ang unang video regarding po sa pagbisita ni President, EU President Ursula. Ano ba ito, Art? Ursula von der Leyen. Magmabigat po. Von der Leyen. Von der Leyen. Von der Leyen. Meeting BBM. Okay. Pasukin po na rin. Papasok. East Coast Guard. European Commissioner President Ursula von der Leyen made this statement in Malacanang as she describes Manila's arbitral win against Beijing as legally binding. We are ready to strengthen the cooperation with the Philippines on maritime security in the region by sharing information, conducting threat assessment, and building the capacity of your national Coast Guard Center and your Coast Guard. Security in Europe and security in the Indo-Pacific is indivisible. You put a keyword, huh? Security in Europe and security in Indochina are indivisible. Challenges to the rules-based order in our interconnected world affect all of us. Our society's pain through higher energy bills, higher food costs. Yan po mga kaibigan, ha? European Commissioner. Okay, hold lang natin. Tapos po, aside from ano, usapin po ng West China, West Philippine Sea po, no? West Philippine Sea. Pinag-usapan din po yung free trade agreement, climate change, digital economy, package for the Philippines. Ha? Tapos, mamaya pag-usapan natin, tinalakay ba ang human rights? No? Ha? Pero yung pinaka-contentious point po na pinag-aralan doon, yung usapin ng West Philippine Sea. Essentially po, sinasabi ni President Ursula, eh, actually, ini-echo lang naman niya. Sinasabi niya lang yung sinabi ni BBM na we have to abide by the rule of law. Yun lang na po yan eh. Abide by the rule of law. Nagkaroon po ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. Ha? Nagkaroon po ng Hague ruling, 2016. At ngayon po, 2023. O, nagkita sila. So ito po, ito mga kasunduan o pagkikita po, ha? Parte po ito ng rule-based society, rule-based governance. Art, sige nga Art, mabigat itong pagkikitang ito eh. Medyo, in a sense, parang itong assertion niya sa West Philippine Sea, maganda, pag-usapan natin yung human rights maya-maya. Pero Art, in light of the fact na si Duterte pumunta sa China, ha? Si Chief of Staff Browner gusto niya mag-joint military exercise. At si Cayetano, pinipigilan niya yung resolution. Anong pakiramdam mo na isang hepe, isang head ng malaking grupo sa mundo ay bumisita at ina-assert uli ang usapin ng Indochina or ng West Philippine Sea? Art? O na talakayan natin, ano ba itong European Union? At bakit sila nakikipag free trade agreement sa Pilipinas? Unang-una ang European Union matagal bago nabuo yan eh. Noong pa yan na 1950 pagkatapos ng digmaan, pinipilit itayo. Pero nabuo lamang yan noong around 1980. Ang unang tawag nga diyan European Common Market. Pero nung nagkaroon na sila ng formal, ginawa nagkaroon na sila ng legislatura o parlamento, nagkaroon ng EU Parliament, tapos nagkaroon din ng actually 28 nation yan eh. Kaya lang, umalis ang England kasi ang England ayaw niya siya napapailalim sa isang kolektiba. Kaya umalis siya sa European Union. Sino? Nawalan siya. Kasi imbis na meron na siyang relasyon sa 28 bansa, naging 27 bansa na lang sila. Kaya yung nga, Brexit, kamakailan lang yan. Wala pa 5 taon na ata o 10 taon yan. Ngayon, itong free trade agreement, nagsimula yung talakayan dyan, 2015 pa.
Pero hanggang ngayon, wala pa rin free trade agreement ang Pilipinas. Ang isa nakabara dyan, yung usapin ng human rights. Kasi ang gusto ng European Union, hold on, ipapatupad ng ano ng European ng ano ng Pilipinas yung usapin ng human rights. We're gonna deal with human rights, pero yung West Philippine Sea muna, and then we will deal with human rights. Oh, tinalakay naman kanina eh. Suporta nila sa West Philippine Sea. Given na yun eh. Kasi mula nung na-decisionan yung ano, yung The Hague ruling, isa sa mga sumuparta yung European Union, eh malakas ang suporta niya. Biro mo 27 bansa na Europa nagkakaisa na suporta ng Pilipinas. Ngayon, ano kinapa kapanooban nitong free trade agreement? Umpisaan ko lang na talaga yan. Ang free trade agreement, kumaalala niyo, pumirma na ang Pilipinas sa RCEP, yung Regional Comprehensive Economic Economic Project ng US. Kaya yan, nakapailalim sa US at mga bansang ASEAN ang sinusuporta nila US. Ngayon, ang European Union nakikipag FTA, free trade agreement, sa iba't ibang bansa ng ASEAN. Katatapos lang nila ng Singapore. Pumayag na yung Singapore. Ngayon, sabi ko, nag-umpisa na sila makipagtala kayo sa Pilipinas. 2015 pa. Tapos, naulit noong 2022. Ngayon, noong dumalaw ito si Ursula kay Marcos. Ano pa gagawin ni Marcos kundi pumayag na magkaroon uli ng negosasyon sa free trade agreement sa Pilipinas. Yan. Okay, thank you, Art. Alam niyo naman mga kaibigan eh, pag nakita-kita yung mga head of states, ano pa ba, 'di ba? Negosyo, 'di ba? 'Yun ang pag-uusapan, negosyo lagi, 'di ba? Hindi naman po kami anti-business. Gusto nga namin ang negosyo eh. Ibig sabihin po pag negosyo, makakapasok yung produkto nila, makakapasok po yung produkto natin, 'di ba? Pero usapin po 'yun ng pag pumapasok yung produkto, wala ba tayong nasasagasaan? Ha? Eh kami po, okay po kami sa puntong magkakaroon po ng free trade agreement. Actually, pinag-usapan nila maraming bagay eh. Pinag-usapan nila yung digitalization. Well, that's a good thing, ha? Basta't gagamitin mo ang digitalization eh, maganda naman 'yan eh. Pag ginamit po sa election, ibang usapin naman po 'yon, 'di ba? Pinag-usapan rin po yung climate change. Okay rin 'yan. Ha? Tayo po bagyuhin eh. O dapat green energy na, 'di ba? Pinag-usapan rin po yung mining. Ayun, ibang usapin po yon. Sinasabi nila clean future eh, dumi-dumi po ng mining, di ba? Kaya meron po mga supply rin. Pero mga kaibigan, sige, nagkakahalo na yung usapin dito kasi ng free trade, tapos medyo sumasabay siya sa usapin ng West Philippine Sea, sumasabay rin siya sa issue ng human rights. Kaya ipapakita ko po yung video ha, tapos talakayan po natin. So at least tatlong issue po to, mga kaibigan, ha? Baka sabihin nyo, nagbubulbol. Hindi po. Free trade agreement, nagkita po ang European Union at Pilipinas, tinalakay po nila ang ekonomiya, West Philippine Sea, at ang human rights po, nasa tabi. Kaya big question mark po sa amin yon. O, tatalakayin rin natin yan. Pero sige po, pakinggan muna natin yung komento ng Human Rights Watch nung nakita niyang, ay, ang dami nyo nang pinag-usapan, pero parang nakalimutan nyo yata ang human rights. Tingnan po natin. Philippe Dam, EU Director of the Human Rights Watch, says it is very concerning that von der Leyen could not be heard tackling human rights and civil liberty issues. He points out the human rights situation in the Philippines remains dire, and the EU should not look the other way and should tie a future trade deal to concrete labor and human rights improvements. Earlier this year, the EU Special Representative for Human Rights, Eamon Gilmore, and several members of the European Parliament visited the Philippines and raised serious concerns on persisting human rights violations and slow progress in securing accountability. Gilmore explained that any agreement entered between the EU and other countries would always have considerations on the performance of the other party in human rights.
Okay. O sige. Okay. Banala na po natin. O mga kaibigan, ito ang usapin namin. Ha? Kami po, Nomad, nagkakaisa sa oposisyon laban kay Marcos at kay Duterte. But essentially po, based kami sa Amerika, bahagi po kami ng Filipino-American Human Rights Alliance. So bakit po namin gustong usisain itong usapin uli ng ano po ng pag-uusap po ng European Union at Pilipinas? Ha? Yung usapin po ng West Philippine Sea, paliwanag ko lang po side ko and then I'm gonna let Art follow, no? Yung usapin po ng West Philippine Sea, agree po kami diyan. Natutuwa po kami. Natutuwa kami na the EU is making a strong position sa usapin po ng Ukraine. Hindi ka naman basta-bastang lulusob na lang sa ibang bansa tulad po ng ginawa ng Russia, 'di ba? Kung ang lumusob po diyan eh China rin o US o Germany, aalma rin po kami. Ang bottom line po, pag ang isang malaking bansa nalusob po sa isang maliit, eh masama po 'yon. Which is no different po sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya natutuwa po kami, no, na meron po tayong isang senadora tulad ni Senator Risa Hontiveros na nanindigan. Nanindigan po at unang-unang sumuporta sa isang resolusyon ng Senado na sinasabing kailangang ikondena ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at hindi lang sa West Philippine Sea, sa buong Southeast Asia po, ha? Binabarumbado na isang mas malaking bansa ang mas maliit na bansa. Masama po 'yan. Oh. So, ang ginawa po ng European Union in alignment, yeah, in alignment with a rule-based governance. Kumbaga, mamumuno po tayo, mamamalakad tayo batay sa batas. Ay, ang problema ganito po, cherry pick nila. Ha? Pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa digital age, pagdating sa trading, rule-based. Iyang usapin po, ha? Kung rule-based talaga tayo, nasa na yung usapin ng International Criminal Court na nakabase po sa Europe? Ha? Nagkarugtong po yan ng usapin ng human rights. Di ba po ang Europa? Ha? Mas mabigat po ang Europa compared po sa ano, in fairness naman. Mas mabigat po ang pamantayan ng Europa compared po actually sa Amerika. Ha? Sa Europa po, lahat ng trading, lahat ng economic perks, nakabatay sa human rights. Ibig sabihin, hindi pwedeng barumbado ka, nanggagancho ka, pumapatay ka, nagre-red tag ka, nagkakaroon ka ng extrajudicial killings, and then you expect na magkakaroon ng tariffs, concessions, o magkakaroon ng economic perks. Ibig sabihin po, libreng papasok yung 6,000 produkto ng Pilipinas po sa Europa. Amidst yung mga ginagawa mong human rights violations. Hindi po ito ang inaasahan namin. Ang inaasahan namin, nagkaroon po ng delegation maybe few months back, ha? Ilang European delegate parliamentarians po ang dumating rito, binisita pa nila si De Lima, binisita pa nila si De La Rosa, ang Senado po, para i-get nila na para magkaroon ng isang free trade agreements at magkaroon po ng mga GSP, eh kailangan po ang Pilipinas eh naka-align at sumusunod sa human rights standard na sinet po ng European Community. Kaya may mabuti po sa West Philippine Sea, pero pagdating po sa human rights, bagsak ang European Union. Art? Eh, sa akin, maaga pa eh. Kasi baka mat hindi na binanggit ni Ursula yung human rights, nakatali na yan eh sa usapin. Kasi ilang beses na nilang dinidiin yan at ilang delegasyon na rin ang sinabi. Tapos, ang binabanggit ni Van Leyen, yung rule of law. Kaya binanggit niya yung ano eh, suporta sa West Philippine Sea. Ngayon, umpisa pa lang naman ang negosasyon eh. Tingnan natin kung ano yan. Pero yun nga, sana maganda kung idinagdag yan ni Ursula Van Leyen. Pero ang diniinan niya, yung suporta ng EU sa West Philippine Sea, handa ang European Union na suportahan sa lahat ng aspeto, logistic, sa digital, sa armamento, ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Okay na ako dun eh. Pero babantayan natin talaga kung at sana idiin pa rin niya yung usapin ng human rights kasi concern natin yan.
Ang maganda din, at ang naglalaway talaga si Bombon Tumbong, doon sa pangako ng ano ng European Union na magbibigay siya ng $600 million para sa ano, para sa climate change. Eh, ibig sabihin niyan ano eh, pagpapatupad ng patakaran sa climate change, sa mga aksyon tungkol sa climate change. Ibig sabihin niyan, yung daños perwisyos pa laban sa ano, epekto ng mga bagyo sa Pilipinas, no? Kaya maganda yan, kaya naglalaway si Bombong Tumbong eh. Dahil yung malaking tulong yan, $600 million. Ang isa pa sa free trade agreement na sinasabi ng ano ng European Union, binanggit nila dapat talaga gawing malinis yung mga produkto na papasok sa European Union kasi may ano pa eh, hindi pa sistematiko yung lalo na yung mga produkto ng Pilipinas, yung quality check, yung paglilinis, no, para wag pasukan ng mga mikrobyo. Yan, concern ng European Union yan. Kaya ilalagay nila sa free trade agreement. Ganon din, nagpapasalamat din si Bombong Tumbong sa European Union dahil pinayagan ng European Union na ano, ma-employ ang mahigit 400,000 na seaman sa European Union. Lalo na yung sa kasalukuyan, yung mahigit 50,000 na seafarers o mga seaman natin na naka-deploy sa European Union. Nalagay sa panganib yan kasi hindi pa na-update ng Philippine government yung curriculum eh para sa mga seaman. Pero pinayagan na ng European Union. O sige, okay, ayusin niyo yung curriculum nyo sa loob na susunod na taon. Pero habang inaayos nyo, tatanggapin namin yung mga seaman. Kaya nakalusot ang Pilipinas doon. Yun lang ang ano, gusto kong idagdag. Kasi ano eh, doon naglalaway si Marcos eh. Eh biro mo, napayagan yung mahigit 50,000 seaman doon sa Europe. At siyempre pa, malaking bahagi yan. 400,000 na seaman sa loob ng 10 taon na madideploy doon sa Europa sa European Union. Eh napakalaking bagay yan sa Pilipinas. Lalo na sa free trade agreement ng Europa sa Pilipinas. Okay, thank you Art. Okay, mga kaibigan. Recognize ko lang Apolonia, Balmes Musa, Buena Balderan, Carta, Primitiva, Juan, Rhea, Romeo Landoni. Tinatanong iba paano do kayo makakatulong, mga kaibigan? Ang channel na po ito, opposition ito. Malinaw po. Opposition kami. Kailangan po na isang malakas, matibay na opposition po. So paano po kayo makakatulong, mga kaibigan? Ito po. Sinasabi namin share, subscribe. Share, subscribe po. At i-like po natin. Nagkakaisang opposition laban kay Marcos at Duterte. Nomad, Kapihan, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ano na po yan, X ngayon. Bakit po namin ginagawa ito, mga kaibigan? Kasi po, nabubuhay po eh. Nabubuhay si itong si Kibuloy. Kami po, nag-rally po kami. At siguro 15 minutes lang kami sa headquarters po ng YouTube. Gagawin po namin yon. At sa totoo lang po, gagawin uli namin yung ginawa namin kay ano sa Kongreso po regarding kay Dilima. Kasi po, mahalaga yan. Pilipino po kami, pero Amerikano rin kami. Kaya gagawin po namin lahat para magkaroon po na tayo ng rule-based governance. Ngayon, kami po, essentially, human rights kami po. Human rights organization. At ididiin ko na ito, mga kaibigan, kasi napunta sa back burner. Ito, ididiin ko lang ito. Ito po ang sinabi ng Human Rights Watch European based sa UK. Von der Leyen should have echoed, not forgotten, the many human rights concerns raised earlier this year by other EU institutions during visits to the Philippines. Nothing suggests she did. Ito pa. Persisting impunity, red-tagging, jailing of opponents, refusal to cooperate with the International Criminal Court should all be serious obstacles to closer bilateral ties. Overlooking all of that in pursuit of a free trade agreement would betray. Remember po, ang composition ng European Parliament po eh, progressive left yan. Kumbaga sa US po, Bernie Sanders group yan. Hindi po sila neutral.
That's yan na po ang makeup ng European Parliament. Kaya this is a betrayal po to the tradition of European Union to actually side on the side of human rights. So babasahin ko lang to, ano? Overlooking all of that in pursuit of an FTA would betray the EU's own treaty commitments to use trade as a tool to promote human rights as well as the trust that many Filipinos activists have given them. Ha? Para pong ano yan eh, parang sa totoo lang po sa Amerika, yung Magnitsky Act. No? Natutuwa po kami na may Magnitsky Act. Pero sa totoo lang po, hiningi rin namin sa Amerika, sa Kongreso po, ha? Na hindi dapat magpadala ng military aid, hindi dapat magpadala ng bala, hindi dapat mag-train ng military for as long as ang Pilipinas hindi po nag-a-abide sa human rights. Ha? Hindi po pwedeng business as usual na lang. Ha? Na pagdating po sa negosyo, kalimutan na lang. Ha? Ipinapaalala lang namin kay Marcos, baka kasi ang impression ng iba, si Marcos kasi is a nicer, kinder version. Ha? Wala pong pinakaiba si Marcos. The fact po na si Marcos actually wants to have a joint military exercise sa kalaban sa China po. Ano ibig sabihin po nun? Wala siyang pinagkaiba kay Duterte. Nakikipaglaro lang po yan. Ha? Ang tanong ko nga sa mga ibang nagsasabing mabait si Marcos, kailan po ba pinatay si Percy Lapid? Ha? Kailan po ba pinatay yung 300 na aktivist at mga sundalo after na nag-resign na si Duterte? The reality remains po, yung 35,000 na pinatay sa AJK po, wala pa rin accountability. Bakit? Ha? Bakit po? Si Marcos po, ayaw niyo talagang hayaan ang International Criminal Court na mag-imbestiga. Bakit? Ang una pong tatamaan, si Duterte. At si Duterte po, pinoproteksyonan pa rin ni Marcos. Nandiyan pa rin po yung unity team nila. Kaya hanggat magkasama po yung mga kaibigan, kukwestiyonin natin. Dahil po kami ay Human Rights Association at kami po ay opposition channel. So mga kaibigan, ibubukasan po natin for public discussion. No? Again mga kaibigan, sino po yung mga huling dumating? Ronnie Arnaiz, Lani, Carmen, Primitiva, Juan, Rhea, Dorolia, Romeo, Halandoni. Okay, bumabati po ngayon rito mga kaibigan. Si Ricardo from BC. Mario, Alolalia, Violeta, Romy Halandoni from Dubai. Ah, from Dubai na po. Maraming salamat po. Mula sa Ormoc. Si John Andrew Bellas Bonus, Rodi Santos. Okay. Si Rhea Droliat, si Discerna, Primitiva. Okay po. Sabi ni Alolalia, dapat magpakitang gila si BBM sa EU. At least bumisita sila rito. Mga potential foreign investors yata. Yan. O sige nga Art, ang alam ko eh, si BBM pumunta sa Belgium, sa Brussels, di ba? Nakipag-negotiate siya noon. Tapos pagkatapos ito, siya naman ang binisita ng EU. Any thoughts on this comment, Art? Yung punta niya doon sa Belgium, ang inasikaso niya doon yung mga seaman natin eh. Kasi biro mo, 50,000 yung maaalis doon sa Europe at hindi napapapasokin yung mga seaman natin. Bakit? Hindi maayos ang curriculum. Hindi pinapag-aralan yung dapat pag-aralan. At saka yung alam naman dito sa Pilipinas, usong-uso yung lahat, pinapasa lang kahit pasang awa eh. Hindi dapat ganon. Ay, nangako naman si Marcos, babaguhin namin. Kaya pinagbigyan din siya ng European Union. At yun uli ang diniin ni Ursula doon. O sige ha, binayagan na namin yung mga ano mo ha. Yung mga seaman mo makapasok sa Pilipinas. At syempre, pag nagkaroon ng free trade, dapat linisin nyo yung mga produkto nyo. Hindi marumi yung mga produkto nyo. Dapat hygienic ang mga produkto nyo. No, sabi niya, ganon din siyempre mahalaga sa ano sa European Union na magkaroon siya ng sariling free trade agreement sa Pilipinas kasi ang Pilipinas nakapirma na doon sa free trade agreement niya sa Amerika. Kaya mahalaga na talagang ano maayos yung free trade agreement. Kaya sisimulan uli
Eh, biro niyo, may siyam na taon na yung, ano yan, yung discussion na yan mula noong 2015. Oh. At siyempre, ang nakasagabal dyan sa free trade agreement na yan, sinasabi ko, yung usapin ng human rights. Ah, pero sabi nga natin, naniniwala naman tayo na hindi papayag ang European Union na magkaroon ng free trade agreement hanggang hindi ipinapatupad talaga ng Pilipinas ang nararapat na pagpapatupad ng rule of law at pagpapatupad ng tamang, ano, tamang mga pamantayan sa human rights. Naniniwala ako doon na ipagpapatuloy yan dahil marami nagbabantay. Andiyan ang ano, Human Rights Commission ng mismong European Parliament. At nandiyan din ang mga human rights organization tulad natin. Binabantayan natin yan at hindi tayo papayag na sa usapin ng pre-trade agreement, hindi mapag-usapan ang usapin ng human rights. Okay. Yan ang paninindigan ng Filipino-American Human Rights Alliance. Okay. O mga kaibigan, ano lang ito? Advertisement. Ha? Sa susunod po, ano ba ngayon? Wednesday dyan. Sa susunod po, ha? Ipipresenta po namin yung ebidensya sa dayaan. Ha? Hindi pa ho tapos ang usapin ng eleksyon. Ha? Kaya ito po, ebidensya sa dayaan sa presidential election. Guest speaker po natin, General Eliseo Rio. Kasamahan po ni Kulex Soliman at Roberto Tixon. Ha? Ito po, usapin. Hindi pa ho patay ang issue. Ang dayaan po sa Pilipinas, naging digital na. Ha? Kaya po dapat manood kayo. Ha? Ito po yung kauna-unahan. Gusto po namin ikalat ito. Dahil po para nakalimot na tayo. Kung hindi po malilinis ang eleksyon, eh huwag na tayo mag-eleksyon sa 2025 o 2028 kung ganung dayaan pa rin ang nangyari. Okay, mga kaibigan, balik ulit tayo. Ha? Alisin ko na to, ha? Nagkakontra. Okay. So mga kaibigan, again, balik ulit tayo. Ha? So maganda, natutuwa po kami. Natutuwa kami na diniin talaga ni Ursula. Ursula na lang po, mas simple. Yung usapin ng Indo-Pacific. Ha? And let's be honest po, no? You are dealing with European Union. Malaki pong trading block to eh. Sabihin na natin imperialist rin yan. Naglalaban yan eh, competition yan eh. European Union, Amerika, China, at ang bloke ng Russia. Ha? Naglalaban-laban po yan. Kumbaga po, meron silang vested interest. Kasi ano po yan, trading lane yan eh. Mula sa Singapore, papunta po ng Japan. Hindi nila pwedeng hayaan maghari-hari dyan China. They have their own vested interest. Pero ang sinasabi ko nga sa iba, naka-align po sa interest natin. Kaya nga nagagalak kami, ha? Nagagalak kami dahil si Senator Risa Hontiveros po nanindigan. Ha? Mga kaibigan, kung makikita nyo, laro ano po ngayon eh, para po itong patintero ang labanan. Ha? Kasi po si Duterte, nakita nyo naman, pumunta kay Xi Jinping, ha? Former president. Saan ka nakita ng former president? Pumunta sa China, ha? May red carpet treatment. Usually po ang mga head of state, kung nakikipag-usap po yan sa second most powerful country or head of state in the world, usually po 10 minutes, 15 minutes. Mahaba na po yun. Ito po, 2.5 hours. Ha? Ganun po katuta si Duterte. At wag po sasabihin sa atin na walang relasyon na pagdating ni Duterte, ha? Biglang nagkaroon ng proposal ang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines na reporting kay Marcos na sinasabi magkaroon ng joint military training sa isang kaaway. So nakita niyo mga kaibigan, parang patintero to. Kaya natutuwa po kami na nagiging aggressive po si Duterte at si Marcos, pero binabangga naman po ni Senator Hontiveros, ha, sa kanyang resolusyon na dapat ikundina yung aggression ng China, at pag hindi talaga sila sumunod, then pwede tayong dumulog, ha, sa General Assembly ng United Nations. Every avenue, every forum, every organization po sa international community na pwede na natin ilabas ang ating karaingan. Pwede po yan. If only to abide or if only to execute the real intent of the Hague ruling back in 2016 na sinimulan ni Pinoy. Siya nga pala ho pa, no? August 1st po, we mark yung ano ba August 1st, Art? Yung parang death anniversary ni Cory Aquino,
Tapos po yung in between si Pinoy, tapos po sa August 21st, ha, yung kay ano naman po kay Ninoy Aquino. Meron po kami ritong celebration and forum po sa Amerika. I-announce po yan later on. Okay. So Art, sige nga Art, any more tingnan natin yung mga comments dito Art, and then I need you to respond. Julie Mutok Galang, watching from Richmond. Yan po yung head of the Dragon. Diyan po ako sa BC, nagstay for 3 years. Okay, sabi ni Rose Rosana, good PM, narinig ko kay Sir Art kagabi, matutuloy na po ang usapin ng West Philippine CK sa UN. Natutuwa po kami, nagtagumpay si Risa Hondiveros. Art, pakibasa nga itong kay Miss Lydia Ramento Tipon. Dapat ipakita na BBM na dahil tayo ay sumali sa FTA, hinihiling na nila itawid natin ang human rights situation sa Pilipinas. Tama po yan. Matagal na po kayo ng kahilingan ng ano yan, ng European Union. Ilang grupo na ang nagpunta rito sa Pilipinas. Kamakailan lang. Ang katatapos lang dumalaw dito ng Human Rights Commission ng European Parliament. Kaya naniniwala ako, kung hindi man, hindi natin alam kung pinag-usapan yan. Kasi dalawang oras kalahati sila nag-uusap eh. Malamang na pag-usapan din yan. Pero in general lang, yung sinabi ni Ursula van der Leyen na to uphold the rule of law, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea ng Pilipinas. Ayun! Sabi rin ni Carlito, watching from Basilan. Si Super Boas naman, makikita natin ngayon kung sino-sino mga bagong bayani at patriot at mga bagong traidor sa ating bansang Pilipinas. Art, sino-sino nga ba ang mga bayani at mga traidor sa ating bansa? Ay, sigurado na. Yan ang metali sa leeg na yan na si Rodrigo Duterte. Oh. Hinihila siya ni Xi Jinping puwet. Oh. Kaya humihimot sa puwet ni Xi Jinping. At syempre pa, yung mga tauhan ni Duterte, si Bato-Bato de la Rosa, si Tol Tolentino, si Bonggago, at yung isa pa, si Robin Padilpat. Yan ang mga talaga mga tuta. Tuta ng China. O Art, matanong kita, anong reaction mo sa proposal ni Cayetano Caldero na gawing daw envoy to China si Duterte, kasi si Duterte daw may access to the highest post in China na wala daw capacity yung ibang tao except Duterte. Napakalaking kaululan niya ni Caldero. Talagang walang laman yan. Yung Caldero kasi walang laman eh. Kaya panay nakaw ang pinagagawa niya. At saka hindi, sabi nga ni Risa Hontiveros, inaasahan ko na yan. Wala ang sasabihin niya si Caldero mabuti. Kasi tuta ng China yan. Kasi foreign, Department of Foreign Affairs yan ni Duterte nung panahon na yan. Panahon niya. Bistado na siya ng mga taong bayan. Tuta siya ng China. Tama po yan mga kaibigan. Talagang tuta itong si Cayetano. Nag-aasta ang oposisyon, pero sa totoo lang kakampi ni Duterte, ha? Mga kaibigan, kaya sinasabi ko nga sa inyo ang pinapanood niyo po ngayon Nomad, nagkakaisang oposisyon laban kay Marcos at kay Duterte, ha? Ha? Mahirap po kasi pag wala tayong nakita ang oposisyon, para lumalabas po si Duterte ang oposisyon, si Marcos ang administrasyon. Malinaw po sa ganitong usapin ng China na makikita nyo pareho lang sila. Ha? So usapin po na ng International Criminal Court, pareho lang po si Marcos at si Duterte. At pagdating po sa mga tao, nakikita nyo naman yung mga dating tuta ni Duterte, nakikipaglaro kay Marcos, si Cayetano, itong si Guevara, itong si Remulla, ha? Kaya huwag tayong papaloko diyan mga kaibigan. Pare-pareho lang 'yan. Manindigan tayo na dapat po iporma natin.
iporma po natin ang isang malawakan, matibay na oposisyon. Oposisyon po na hindi mga trapo, hindi po mga balimbing. At pag sinabi po oposisyon, hindi naman ibig sabihin sikat, artista, pogi, maganda, mayaman. Karaniwang tao po. Ako natutuwa nga po ako mga kaibigan eh. Dahil nandito kami sa Amerika, pag nakikinig po kami sa aming bakuran, ang bakuran po namin, Latin America. Pag pinakikinggan ko po ang nangyayari sa Brazil, sa Colombia, sa Mexico, sa ano, ang ganda po, lumalaban ang tao. Sa Europa po, ibig sabihin po ganito lang yan. Ang buong mundo po nagigising na. Tingnan nyo po yung nangyayari sa Thailand, mga bata po. Tingnan sa New Zealand po, sa Vietnam. Ibig sabihin po, talagang pag pinaalis natin yung mga trapong yan at nilagay natin yung mga tao may puso at may dangal, tayo po ay uunlad. Manindigan po tayo sa isang nagkakaisang oposisyon. Yan po ang panawagan ng Nomad. Ito Art. Sabi ni Erwin Varela. Si Caldero Cayetano ay aso ni Digon. Digon nyo. At ng China. Wala pong ano yan. Wala pong tumututol dyan. Siyempre, ang tuta, kung tutuusin, hindi tuta si Cayetano, pulgas ng tuta. Nakakabit kay ano. Nakakabit kay Duterte. Hindi siya tuta, kundi pulgas din ng ano, pulgas ng aso ng China, si Digonyo. Papakita lang po mga kaibigan ha. Ito po kami. Kahit po nandito kami sa Amerika, hindi naman po ibig sabihin wala na kami magagawa. Ito po yung konsulado ng China. Ha? Ibig sabihin po, kami po kasama ng mga Vietnamese, kasama po ng mga Uyghur, kasama po ng mga Tibetan, kasama po ng ibang Asians, nagrereklamo po kami. Ha? Isa rin po kami sa grupo na nag-file po ng reklamo sa Chevron. Ang Chevron po at Shell nakipagsabwatan sa malampaya po. Alam niyo po pag ang buyer wala na, dapat po ang isang gas field o isang kumpanya na mayroon po malaking natural resources, usually po ang first preference na kailangan bumili niyang gobyerno. Kaya nagkagulatan po kami nung parehong Chevron at Shell, sila na lang nagbentahan. Isa po kami sa mga nag-file ng complaint niyan. Kasama po itong kasama namin, no? Si Attorney Rodel, si Attorney Loida, lahat po. At marami po yan. Naninindigan po ang buong mundo. At ang mga Southeast Asian nation, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Taiwan, Hong Kong, at Korea po. Naninindigan po kami against the aggression of China in Southeast Asia. Sabi ni Super Boas, Nomad, Bonyong, PMT, JR, mga kakampings, ang oposisyon. Mabuhay po kayo. Ha? Yan po ang oposisyon. Ang kaaway po, eto. Yan ang kaaway. Bulgara na po, no? Opposition channel nga po ito, eh. Ha? Sabi ni Julius, na totoo po na si Cayetano ay super trapo at balimbing. Obvious po naman ang pulgas yan. Totoo po yan. Trapong-trapo po yan. Ha? Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, eh. Ha? Sa susunod pong eleksyon. Pero bago magkaroon po ng eleksyon, pag-uusapan po natin sa susunod po, kailangan maging malinis ang eleksyon. Ha? Pag hindi po malinis ang eleksyon, huwag na tayo mag-eleksyon. Kaya po, importante na abangan nyo. Ha? Abangan nyo po si General Rio. Papakita, invite ko uli kayo and then we're gonna conclude very soon. Abangan nyo po ito, ha? Ha? Magsasalita po si General Rio po, ha? Yan po, magsasalita po si General Rio. Usap-usapin po ng eleksyon. Huwag po tayong papakalmante na natapos na po ang eleksyon. Malaki po ang dayaan. And we cannot foresee a clean, transparent election in 2025, 2028, kung hindi po natin na-resolve kung ano ba nangyari noong 2022. Okay po, mga kaibigan. Sige, ang sabi po ni Super Boas, natawa ako sa pulgas, garapata, reference kay Caldero. Yan po si Sir Art. Si Sir Art po,
hindi po pwedeng pigilan. Sabi rin niya nung sabi ni Lydia. Agree, agree, Sir Art! Obvious na pulgas! Parasite po yan. Kaka ba naman nakakita na ang gusto ni Cayetano gawin daw envoy. Ha? Envoy po. Parang envoy, parang ambassador din yan. Ang envoy po ng Pilipinas sa China eh si Digong po. Hindi ko lang alam po ang gagawin ni Digong kung siya po ang naging envoy. Sa tingin ko, wala siyang gagawin kundi ibenta! Ibenta po ang Pilipinas. Ibenta po ang interes ng Pilipinas pagkausap niya na ang kanyang amo. Art, we need to wrap up very soon, Art. So balik ulit tayo sa issue natin, Art. No? Art, as we try to wrap up yung usapin ng free trade agreement ng West Philippine Sea at usapin po ng International Criminal Court, ano ang mensahe, Art, ni European Chairperson na Ursula von der Leyen kay BBM at sa Pilipinas? Art? Ay, nagpapasalamat ako sa European Union, lalo na kay no, Ursula von der Leyen. Na no, todo suporta niya sa Hague ruling at nangako siya ng suporta sa Pilipinas logistika, armas, sa digital, sa pagbabantay, sa pamamagitan ng ano ng digital way sa West Philippine Sea para mapangalagaan ang soberenya ng Pilipinas. Eh nakakahiya nga si BBM eh. Siya nga itong kampi ng kampi sa China. Tapos ang patakaran niya, patakaran gago pa. Enemies to none, friends to everyone. Eh talaga napakalaking kagaguhan niyan. Tapos ang European Union ay magsisimula rin ng kanyang negosasyon sa Pilipinas na nagsimula pa noong 2015. Kaya magsisimula sila ng negosasyon sa Department of Foreign Affairs at sa DTI para sa free trade agreement. Eh nakasalalay po diyan ang ano eh mahigit na 600 na produkto ng Pilipinas. Ang hiling lang po ng FT ng ano ng European Union kapag pinatupad ang FTA eh linis-linisin naman natin yung mga produkto natin para hindi marumi. Papasok nyo sa European Union eh basta-basta na lang. At nagpapasalamat din tayo at binigyan nila ng ano ng pribilehiyo pa ang Pilipinas na magpadala ng mas maraming seaman, mga 400,000 papasok sa European Union at pinayagan nila man na manatili ang 50,000 seaman. Malaki pong bagay yan para sa ekonomiya ng Pilipinas. At naniniwala naman ako na kasama na kulatilya dyan yung pagpapatupad ng human rights at pagpapalaya kay Laila de Lima, bagamat hindi na binanggit. Dahil ang pangunahing usapin yung free trade agreement eh. At siyempre, kasama na sa kulatilya yon, kasama na sa usapan yon, ang pagpapalaya kay Laila de Lima, ang pagpapalaya sa mga political detainees na mahigit isang na 800 na nakakulong, ang pagpapatupad ng tamang patakaran sa human rights. Kaya maraming salamat sa European Union at sana maging maayos ang free trade agreement sa Pilipinas. Okay, sa akin lang po mga kaibigan. Again po, nagpapasalamat kami sa mga dumating. Rody, John, Rob River, Julius, Honeline, Melissa, Loreen, Ruby. Ruby and Rob River and Joel. Okay, mga kaibigan. Tapos mga huli pong bumabate. Si James Jones. Si Nestor Babaran, Lydia. Okay, mga kaibigan. Ang sa akin lang po, ganito ulit. I-highlight ko po yung sinabi ng ano Human Rights Watch. Ano? Sinasabi niya na von der Leyen should have echoed not forgotten the many human rights concerns raised earlier this year by other EU institutions. Persisting impunity, red tagging, jailing of opponents, refusal to cooperate with the International Criminal Court should all be serious obstacles to closer bilateral ties. Hindi po pwedeng business as usual. Hindi po pwede yun. Ito rin po ang sinasabi namin sa Senado ng Amerika, hindi pwede may Magnitsky Act. Tapos everyday po, nagpapadala tayo ng armas, ng bala, nagtitrain po tayo ng mga military kung wala pong proper, ano po, proper alignment sa international human rights. Ha?
At pinapaalala po natin kay Ursula at sa European Parliament, ha? Iba po kasi minsan yung position ng ano, European President, iba rin position ng Parliament po. Ang historic na position po ng Parliament, very progressive po yan. Marami po dyan mga manggagawa, marami po dyan from the progressive group sa European Union po. Naniindigan sila, ha? Na hindi pwedeng magpatuloy ang perks, ang GSPs, hindi po pwedeng magpatuloy ang economic perks, ang bilateral agreement, kung wala pong paggalang sa karapatang tao. Ha? Ah, again po, sa alaala ni Kapersi po, ha? Actually, itong October, magkakaroon na ng first anniversary, death anniversary. Dapat po i-mark natin yan, ha? Anyway po, sa alaala po ni Kapersi, sa alaala po ng lahat ng lumalaban para sa kapayapaan at demokrasya po, ipagpatuloy natin po ang paglaban para sa demokrasya, para po sa katarungan at para sa karapatang pantao. Mabuhay po kayo. Tuloy ang laban! Tuloy ang laban! Thank you po kay Nina, Nina, Josephine, Nina Paracua, sa mga tumating po, Rose, Rupi, Sabina, Hanemi, Tuloy, Robert, John, Cody. Mabuhay po kayo. Tuloy ang laban ito. Pag kayong gusto po,